Ta-da! Just like that. Nahuli ako. Dapat gaganin ko siya. Oh. Tapos, ta-da! Welcome to Saturday Night Live. This is Master May, a.k.a. Nabaliktad pala. This is Maynard Marceliano, a.k.a. Master May. Good evening, everyone. And welcome to Saturday Night Live. How is everyone today? How is your week? Naging exciting ba yung week natin? Guys, it's December now. Malamig na ang simoy ng hangin. Hindi na natin alam kung ano yung mga naamoy natin kasi nakamask tayo. Pero, lagi niyong iisipin, let's say, meron tayong simbang gabi, right? Simbang gabi. Tuloy ba dyan sa Philippines? Let me know nga kung tuloy yung hi. Let me know kung tuloy yung simbang gabi dyan. Kung matutuloy man yung simbang gabi, I'm sure meron mga safety precautions na dapat nating gawin. And then also for us, sa mga mamamayan, kung magsisimba tayo, kailangan natin mag-iingat din, okay? And if you need to stay home, please do stay home. Kasi it's much more important hanggang walang gamot sa dyan sa COVID na yan. Please stay home just to be safe. Isipin nyo na lang yung family nyo. Nakasama nyo sa bahay na I'm sure meron tayong mga kasama dyan na matatanda or mga bata or mga mahihina yung baga. Please, gawin na lang natin para sa kanila. Gawin na lang natin to. So we have to be safe. December na, it's Christmas na. Kailangan ma-end natin tong year na to na kahit papaano healthy tayo. And I'm just glad also, share ko lang na I'm just so happy na before the end of the year, before the end of the year nasimulan ko tong live, nasimulan ko tong ano ba ang tawag ko dito? Pag-share ko ng knowledge, pag-share ko ng experience sa inyo. And I'm just very, very happy na, anyan, meron ako ipapakita sa inyo pag-post ko. Since 2015 pa pala ako na talagang I wanted to do something, I wanted to help people, I wanted to add value, I want to share what I've experienced in life. 2015 pa. Can you imagine? 2020 na. It took me 5 years. So, and I'm just glad that nasimulan ko na. So there you go. And tonight we will have a very special guest. Yan. Para walang magulo, sinolo ko na lang siya. Para kasi nangyayari sa nagkakagulo-gulo. Para at least this time, medyo diretso tayo and serious tayo. Okay? But before that, I just want to ask, how is your gratitude jar? May gratitude jar ba kayo? Ako nasa count na, ito may journal ako, di ba yung pinag-usapan natin last time? Yes, this is my gratitude page. Nasa ano na ako? Ayan, nakikita nyo. Kita nyo ba? Zoom. Yeah. And then medyo malakas ang hangin dito sa Singapore. So I'm at 30 now. 30. Can you see? Yan yung gratitude. So every day gagawin natin to, ah. Hindi lang to this week. Every day, every week, every month. And then if you're feeling down, like I said, get it, read it, and then absorb it. Okay? Without further ado, eto na. Huwag na nating patagalin para mas maganda ang usapan natin. Ready na kayo sa special guest natin? Please, welcome. Welcome, please. Ladies and gentlemen, paano ko ba i-introhan to? Ready na ba siya? Thumbs up mo nga ako, ready ka na. Nakikita ko siya, nasa yun, ine-excite. Ang guwapo nito, guys, friends, tribe. Ang guwapo nito, no? Thumbs up na siya. Kasi dito sa ano na to, sa platform na to, may green room. Nakikita ko kung anong ginagawa niya. So ready na siya. Please welcome. Matagal ko na siyang kasama sa Street Boys. Ayan ang ano. And he's very, very, how do you say this?
yung mindset niya iba. Pag ginusto niya, gusto niya. Huwag na natin patagalin. Please welcome, ladies and gentlemen, Nico Manalo. Yeah! Finally. Ang ganda ng intro ko, di ba? Solo. Ano? Solo ka! Di ba, lagi na maaga matulog kasi. And yun nga pala, maraming salamat Nico at napaunlakan mo akong aking paanyaya sa'yo. At alam ko ito past bedtime ka na. Si Nico kasi bumabalik po ng pagka-baby. Mga 9 o'clock. Kasi may maaga ka ba nagigising? Oo, mga 5:30 to 6 a.m. ganyan gising na. Yun. Ang tawag dyan, 5:30 club. 5:30 club. Yun yung mga Between 9 to 10, ganun. 9 to 10. So I'm glad na hindi naman tumatagal, parang nagkukwentuhan lang tayo. And of course, siguro hindi ka masyado naging active sa social media because of your business, because of the things that you do. And this is the time na at least makilala ka naman nila or makausap ka man lang nila. Right? I'm sure may mga questions sila sa'yo. And maybe we can answer them. But first and foremost, batiin mo muna yung mga nanonood sa atin. Merong sa ating 38 people nanonood. Sa mga nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po sa support niyo sa aking Kuya Maynard. Sa aming Kuya. Master May. Nico Manalo is with the tribe. Yeah! So how's your... Okay, bago muna tayo magsimula. How's your 2020? Sa'yo yung ikaw. Sa akin, sige. Sa akin 2020, okay naman sa akin. Maraming aral, maraming frustration, and may success din sa akin yung 2020. So hindi ko masasabing totally bad year siya, pero syempre malungkot para sa lahat. Malungkot. Dahil nga sa pandemic. Oo, and I believe na isa ka rin sa mga tao na syempre nung dumaan yung bagyo or hindi man bagyo, as much as you can. Kasi, of course, kung sino man yung maganda sa atin, kung sino man yung blessed, sinishare natin. And I know that you're one of the person that will think about those things na to give, to bless them, you know, in your own way. And yun, kung hindi lang po nila nalalaman. Eh, yan pong ginagawa rin ni Nico. Kapag ka meron talaga siya, talagang nagbibigay siya. Because that's the reason why bless siya. Yon. Kaya nagbibigay din siya ng bless. Right? Yeah. So how is that? Yes. Kasi, grabe. Pangako natin yan sa taas. Pag naging successful tayo, baga maging way tayo para makatulong sa iba naman. Ganun. Yes. Yes. Yeah. Oo. Ang sarap sa pakiramdam, right? Sarap sa pakiramdam nung nakakatulong ka sa kapwa mo. And yun nga rin yung minsan sinasabi ko dito sa live or minsan dun sa YouTube ko na the more we give, the more nakakataba, nagkakaroon ng reason, ng purpose yung buhay natin. Tama ba ako? No, tama. So, diba? And then of course, yung pag-aas natin ng something kay Lord, alam naman natin na binibigay niya tenfolds. Tama? Yeah, cool. Kamusta ang ano? Yes. Kamusta? Mukhang fresh na fresh ka. O, mukhang effective yung pagtulog mo lang 9 o'clock at 9:30. Tapos pagod lagi kasi ang workout ko kasi halos every day mga 5 p.m. hanggang 6 p.m. yan. So pagkatapos mo magsha-shower ka, wala na. Pag nasa kama ka na, So what's your routine? What's your whole day? Explain man, kwento mo ang whole day mo. Pagising 5:30, 6 a.m. yan, bababa na ako magko-coffee. Tapos ang daming gumagalaw sa isip ko. Alam na ako mga ibang kasi sabi ko na marami akong naiisip na yun nga. Yes. Masyadong business mind. Yes. Yes. Since day one naman since nandoon pa tayo sa Street Boys na active pa tayo 'di ba? Computer man niya tawag sa iyo Ako ba hindi? Yes. And then 9:30 and then so may intulang kita. If you want, you can write it down.
sulat mo siya. Kasi kung nasa isip mo lang siya, walang action na ginagawa. So kung sinusulat mo siya, ano lang, ideas lang. Kasi minsan may pumapasok sa isip natin eh. O kaya kung ang phone mo nandyan lang, notes, ideas, cha-cha-cha-cha-cha-cha. Di ba? Oo. Try mo lang din yun. At least pagka mababalikan mo kesa yung nasa isip mo lang lahat, di ba? Pagka mo, wala kang magawa. Ano ba yun? Sorry? Or else it will be just an idea. Yes. Kailangan stop procrastinating. Yeah, I know. It, yes. Diba? Agree ako sa'yo. Diyan ako agree sa'yo. Yes, minsan kasi, di ba, pag comfortable na tayo, parang okay na yan. Pero syempre, dapat, yes, that's true, that's true. Ayos ang ayon ako sa'yo dyan. So, after mo mag-isip, ano na ang gagawin mo next? Mag, ano na, magpe-prepare na kung anong lunch. Lunch. Nakita mo naman yung mga lunch namin, di ba? Yo nga. Walang na, nga. Tapos yung kailangan niyang gawin or kailangan yung mga gulay, ganun, tapos si Grace na mag-prepare, magluluto. So ilang oras ka nag-work out? Ako ng breakfast ni Grace. Ako gumagawa ng breakfast ni Grace. Very good. Very good. It's a good news actually. Siguro sa mga, ayan, tribe, si Nico, yes. A new dad na yan. Yeah. Soon to be. Lapit. Yes, soon to be. Lapit na. Oh my goodness. Baka nga bukas. Birthday ko. Birthday. Yes. Huli ko nga sana yun eh. No ka ba? Surprise. Ina. Ayan na. Nagbatian na sila. Ayan. Ang ating ano, usapan. Ayan o. Oh, ang dami o. Oh. Oh, isa. Dalawa. Tatlo. Ayan, si Kuya Joseph. Sa bate. Oo. Oh. Asa na? Ayun, dami oh. Oh. So, mamaya ko pa sana i-surprise sa'yo, pero sinabi mo na. So, after mo mag-lunch, ano ba, installment mo ako eh. So, lunch, and then? Lunch. Tapos, yan, meron kaming ano ni Grace, parang work from home. Si Grace, kahit na ganyan, nasa kwarto siya, tagasagot ng mga inquiries sa online. Tapos, ako rin, ganun din, kung anong kailangan. Yes. Tatawag ko yan sa pabrika, kung anong mga kailangan sa store, ganun. So, work from home lang kami, dito lang kami. Kumbaga, hindi talaga kami lumalabas. Ah, okay. That's good. I mean, of course, sa situation ni Grace ngayon, si Grace po pala yung, ano, yung kasama ni Kuya Nick sa bahay niya. Sa situation niya ngayon, syempre, both of you need to be healthy. You have to stay home as much as you can. And yan ang epiphany. Yan yung peak ng ano entrepreneur na ano ang tawag doon? Hindi ka na ano business owner ka na, hindi ka business operator. Sinabi mo nga, 'di ba? Yeah. Kaya nasa bahay na lang ako. Sa iyo nga galing yun eh. Sa bahay na lang ako. Yes, amazing. Ba, ang tawag doon ano, na-scale mo na yung ano. So when it comes to, okay, may question time na tayo, direct to the point na tayo. Right. Speaking of questions, eto na. Hindi nyo po alam, si Nico is, yun nga, business-minded yan, entrepreneur yan. Yan, ang bagay na pang entrepreneur na lahat ng mga ideas niya, tumatakbo yung mga isip niya kung ano, paano kikita, kung paano. Mm-hmm. Basta madiscard ito. Pagkadating sa pera, Si Joey practical. Ito naman, gusto niya gumagalaw yung pera niya. Nag-grow. So anyway, so ito yung mga questions. So, sa mga balak mag-business dyan, syempre, Kuya Nick, may mga ideas ka na. Nasa entrepreneur side ka na. So may mga siguro small businesses, startup na gusto nilang malaman yung kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung mga ups and downs mo. May mga questions lang ako dito sa'yo na pwede mong i-answer. Okay sure. Ba sa'yo? Sure. Teka, meron ako i-introduce. Ayan, para kasama natin siya. Eh, ito, si Joseph. Ang tagal ko lang na, ano, busy eh. Busy eh, si Joseph. Oh. Nakikita mo? Totally ba? Ayan.
Hindi, ikaw muna. Tapos, ano, titingnan natin kung sino yung, ano. Alright. Surprise, surprise. Okay. What is your, ano, how did you start your business? Like yung, ano mo, yung Street Wheels pala, yung business ni Kuya Nick. Meron na siyang tatlong branch. My goodness. Nationwide. North, South, ay na. Ay, South, South, and Cebu. Cebu, Pasay, UGC. Yes, yes. Okay. And how did you start your business? Of course, I started small. Lahat naman magandang magsimula ng maliit, no, nasa baba. Kasi actually yung idea is from SG. Remember, 'di ba, yung scooter na 'yan naging ano 'yan, naging transportation natin sa Singapore way back 2013. Yes. Imagine 2013. Tayo pala halos gumagamit niya. Yes, yes. Ako pala ang unang-una. Yes, 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 yes. Ikaw nag-introduce sa amin. Ikaw nag-introduce sa amin. Tapos bumili kami. Tayo lang sa Singapore ang may ganyan noon. Tapos sinabi ko ngayon dun sa binila natin na pag uwi ko sa Pinas, daling ko to, ha. Sakto naman, the following year, uwi na ako. Yeah. Tapos nagkaroon ako ng mga idea, businesses, ganun. Walang gumana hanggang nasa huli ko ng listahan yung scooter dahil nga ano, pricey. So, nag-start sa tatlong units. Tapos sa isang buwan, isa, dalawa, which is buhay na. Oh, okay. From there, the rest is history ngayon, 100 units a month, 150. Wow! See, yan ang, yan yung, ano, yun yung, yun yung pinaka-peak noon. Dati, 1-3 units. Ngayon, 100 units per month. So, kayo na po mag-addition. Then, so, from ano yun? From ano talaga? Kumbaga, may two years atang struggle o ano talagang... Yes, yes, yes. Of course, of course. Magandang ano na charge mo sa experience kung ano yung... Kailangan mo talaga madaanan siguro yung mga ganun para talagang matuto ka. Kasi kung walang mistake, walang learning curve. Yes, yes, that's good. That's good. Imagine, wow, 100 units. Okay, next question. Business muna tayo, ah. Okay. Ano yung mga struggle in the process? Yung time na kala mo gusto mo na mag-give up dito sa business na to? Ano yung experience? May yung pinaka-struggle yung dalawa lang kami ni Grace. Yung tungman, kumbaga, dalawa lang kami. Ako yung technician, yung marketing. Kaming iba kasahan. Kami rin ang kargador. Kami rin ang buhat. Kami ang taga-deliver. Yes. So talagang nag-start kami na walang-wala talaga. Kami lang ang tao. Kasi wala naman kami, hindi namin kayang magpasweldo, hindi namin kayang mamukha ng shop, ganun. So talagang from there talaga, galing sa baba. So ngayon, yun, may 15 employees na. Amazing, 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 amazing yun. And ano, follow-up question. May time ba na dumapo sa isip nyo na, kasabi mo, dalawa lang kayo, lahat, ano kayo, all around kayo, di ba? Siya yung sa admin side. Ikaw yung sa operation slash mechanic. Two-man team. So, naisip mo ba at one point na hindi na ituloy yun? Hindi. Ano yung, okay. Okay. Ano yung nakita mo? Kasi ganito yan, Kuinike. Meron kang belief na nakikita mo yung sarili mo na nandoon ka na. So, hindi pumasok sa isip mo na tigil na natin to. Oo, hindi. Kasi andun talaga yung passion ko, eh. Yes. Yung alam kong kakayanin ko, alam kong kakayanin namin, alam kong magaling ako sa sales, alam kong kaya kong i-push yan sa market, alam kong tatangkin yan eventually. So talagang, yun nga, sabi nga nila, talagang tiyaga lang. Pag may tiyaga ka talaga, tapos may samahan mo na panalangin. Yes, yes. Walang tatalo doon. May question ako. Na-visualize mo ba sarili mo na yes, kakagat to. Yes, mag-click to. Yes, ano to. Mag-hit to talaga. Nakita mo? Nakita mo yung vision na yun? Sabi ko kaya, May,
nakita ko man, pero way beyond my expectation. Yes. So, I'm so thankful ako kay Lord. Kaya naman talagang tinutupad ko yung pagtulong sa iba, sa mga, talagang sa mga nangangailangan, kada ano, tulong. Kasi, alam mo yun, yun yung pangako sa kanya eh, maging successful lang. Ang ginawa niya, yun nga, sinabi mo kanina, tenfolds eh. Talagang, hindi ko akalain na mangyayari pa to sa, at my age, na magkakaroon ako ng ganitong business, na matatapos ako yung life na ganito. Yes. So, sobrang thankful ako. Wala akong ibang pinapanalangin palagi pag mananalangin ako. Thank you na lang kasi wala nang healing dahil lahat binibigay niya. Lakas yes. natin sa Amen tayo dyan. Amen. Feeling ko isa na rin sa naging way kung bakit nandyan ka sa position mo is because your grit, your perseverance, na fight ka talaga, hindi ka flight. Kasi may fight or flight, di ba? Ikaw, fight talaga. Kahit ano mangyari, fight tayo. Tapos, hindi naging successful, next. Hindi maging successful, next. So, you've learned your, meron kang grit eh. Meron kang perseverance na kung ginusto mo, kinaya mo, kakayanin mo. Di ba? Yun yung quality ng ng pagkatao mo, character mo is meron kang perseverance na kahit ano pa yan, although na pumalpak, go, doesn't matter, i-charge mo sa experience, right? Yes, exactly. Galing. Yeah. So you make ang iniisip ko, ayan, pag nagkakape ako sa umaga, iisipin ko yan. Sponsor ang kita ng kape. Gusto mo Nespresso? Ano kaya niya? Binagbawa sa akin yung kape. Pero pag nagkakape ka, totoo yan, sa mga nagkakape, mas nakakapisip ka ng mas malalim, mas maganda. Siyempre, may caffeine hit ka nun. Siguro. Alam mo, iniisip ko kasi, ang pinakamahirap na part din sa business, ha? Isa sa mga pinakamahirap na part. Sigurado ko, sasangayin yung mga nagbi-business dyan, is to maintain it. I-maintain. Yes. Kasi mag-iiba yung ano mo eh, yung lifestyle mo, magkakaroon ka ng paswet, magkakaroon ka ng obligation, yes. mga upa, mga bills, lahat na. Kailangan i-maintain mo yon dahil pag hindi, di ba, wala. So, lagi kong iniisip yan, nothing is permanent. Diba? Mm-hmm. Only constant is change. So, may change. Hindi lahat ng araw, successful yung business mo, hindi mo. Yes. So, you have to think ng a lot. Yung fallback ba? Fallback. Hindi palaging yan, panalo. Hindi palaging true. So, ganun ako mag-isip ngayon. Yung maintenance, yung pagkatapos niya, yung iba naman, business after business talaga kailangan dahil ang dami mo ng obligation. At saka nag-iba yung lifestyle mo, di ba? Parang ganun. Yes. Ang maganda rin kasi niyan, tama, dalagdag ko lang sa sinabi mo, is maganda kasi niyan is nagkaroon ka na ng experience regarding business. So, ngayon, i-duplicate mo lang naman siya. Right? If you want another business, i-duplicate mo siya, then duplicate, right? Exactly. So, yun yung plano mo, right? You just have to, yes. I agree. Mag-iiba talaga nag-iiba talaga kung anong panahon. And tama ka, walang permanente sa mundo. Diba? Kahit relationship eh. Pero inaano ko lang, yung kumbaga sa like nanay, tatay. Hindi, nanay, tatay, anak o kaya nanay o tatay. Di ba nagkakagulo-gulo minsan? Hindi na natin may iwasan yun. May sarili silang, reason kung bakit ganon. Diba? So, kailangan lang natin maging ready doon. Diba? Na minsan nasasaktan yung mga tao. Bakit ganito? Bakit ganyan? Like yung sinasabi ko nga eh, focus on the solution, don't focus on the problem. Diba? Kaya katulad niyan si Nico, for example, kung nag-focus siya sa unang failure niya sa pagbi-business niya, sa tingin ba natin, nandyan pa siya? Ito na, living legend. Hindi, living proof. Yes, there you go. Living proof na it doesn't matter kung gaano kayo bumagsak. Ang importante kung paano kayo tatayo. Tama ba? Okay, Nick? Yes. And it made you stronger, more experience,
and amazing person. Okay, good. Then eto na. Next question. Okay, so nandiyan ka na sa business mo, di ba? So how do you pick yourself up, pick yourself back up after making mistakes sa business? Siyempre, hindi naman lahat perfect dyan sa business mo, di ba? Mm-hmm. How do you pick yourself back up? Nagkaroon ka ba ng experience dyan sa ano na medyo na knockout? Whoa! Na parang, siyempre, of course, nagkaroon ka ng experience dyan sa business mo ngayon na talagang feeling mo down na down ka or something? Or all good? All smooth? Ang na-feel ko yung down dun sa first part. Yung baga, first two years. Oh, first 2 years, yeah. Yes, kasi yes. Talaga, parang hindi. Parang hindi yes. Kakagat ng market. Parang hindi para dito sa Pilipinas. Kasi third world country. Parang sa mga mayayamang bansa lang to, ganun. So, ang dami palang mayaman talaga sa Pilipinas. Oh, yan. Hindi alam, ang dami mayaman. Di ba? Oo, grabe. No, I mean, kami din naman kasi nag-start din kami, di ba? Yung ano namin, ni yeah. Jessa na iniisip namin na ganito, ganyan. Pero, oh, may ano eh, may parang kumaga sa ano, we're giving them ano eh, paano ba't sabihin natin to? Premium yung binibigay natin eh. Gets mo? Yung hindi naman ano, pero premium eh. Hindi siya yung ano. So, iba rin yung target na niche, yung tawag doon, di ba? May iba kang tina-target na market, hindi naman ano. Kung sa masa, marami talaga masa. Pero syempre, you just have to think business-wise kung alam mo, alamin mo lang yung target mo. Right? And ikaw, nalaman mo na yung niche mo, nalaman mo kung sino yung target mo, and na-embrace mo yun, di yun ang in-hit mo. Right? Mm-mm. Yes. Kaya yung, actually, yung buti na iba yung thinking mo na, alam mo, third world country, no, of course not. Philippines, sobrang, ako, pinaglabang ko yun dun sa, yes. Ano, sa mga, what you call this, suppliers. Hmm. Oh, talaga? Ganun daw, mahal daw yes. Sa parang Pilipinas. Kagagatin. So, ako nag-ano, kumbaga, sige, Go yan, sige. Padala ka din. Sila, di pala kasi nila alam. Kasi nababasa lang nila, ganito, ganyan. Nakikita lang nila, ganito, ganyan. Diba? Although na pagiging entrepreneur sa Philippines, ang maganda rin is may natutulungan ka rin na kapag bigi ka ng trabaho. Mm-hmm. Diba? Yes, yes, nakakatulong ka sa ekonomiya. Nakakatulong tayo sa ekonomiya ng bansa. Mm-hmm. Kahit maliit na bagay lang. Mm-hmm. Diba? In our own way. Yes. Ha? Access. Yes, correct. Kailangan niya. Nakakatulong yun. Yes, yes. Of course, of course. So, as long as you pay your taxes, yes, I'm sure you do. Yes, pinakitaan mo akong cheque, hindi ko na sabihin sa kanila. Di ba, naalala ko pa, di ba? Yeah. Mo. Yes. Ito, last question regarding business. Siguro, sagot mo na din to eh. So, ito, anyways. What do you think ang katangian mo? Ay, ano ang katangian dapat ng quality ng isang entrepreneur? Anong dapat meron siya? Yan, bigyan mo ko lang ng tatlo. Sige, tatlo lang para madali nilang maalala. Tatlo. Three. Ano yung number one mo dapat pag entrepreneur ka? Ano yung thinking mo? Perseverance. Yes. That's one. Kailangan eh, no? Kailangan talaga go. Fight. Procrastinating. Yes, that's second, ha? Ay, do not procrastinate o procrastinate? Stop procrastinate. Okay. Tapos, business, ano? Business. Business muna, business. Ikaw muna, ikaw ano sa tingin mo, ha? Sa tingin ko? Oh. Marami akong tulong talaga sa prayers, eh. Isa sa prayers. Mga weapon ko yun, oh. Faith. Oh, faith, eh. Faith. Yes. Maganda yung combination. Do not procrastinate, huwag ka magtamad. Tapos kailangan mo magpersevere ka kasi gusto mo to and as long as ginagawa mo lahat ng mga ways na papunta dito sa gusto mo and you have to have faith, right? Yes. And when you have faith, yun, ilalatag mo na sa kanya. Ito na po gagawin ko, i-guide nyo lang po ako.
Lagi naman, yeah, di ba? Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes. Eh, yung iba baliktad. Gusto. Sa kanila yung maawa na po kayo. Tapos, gusto nila yung Diyos yung gagawa. Puro sa baliktad. Yes. Kaya nga actually, natuwa din ako na nagawa ko tong ano, tong live, tong page, tong YouTube before the end of the year. Para naisip ko lang din na tama nga ako, I have to persevere. Kasi sa tingin ko naman, meron din akong masishare sa mga tao through my experience. Mm-hmm. Right? And I wanted to help as much as I can. And di, wala naman akong binibenta. Wala pa. Excuse ako, me. Nagpaplano rin ako, Kuya May, magkaroon ng YouTube channel. Kasi ako na lang YouTube channel sa inyo. Dapat hanapin mo yung purpose mo. Kung gusto mo lang mag, ano, di, go lang yan. Supportahan ta. Ikukwento ko talaga yung details kung paano nag-start, kung saan, kailan, kung kanino, sino mga nakatulong, sino mga, yung detailed ba? Talaga. Pwede. Baka, ano? Part by part. Para, gusto ko naman sabihin, to inspire. Yes. That's diba? It. Na hindi ko muko kasi I've been there. Baka mas malala pang kalagayan ko sa mga taong makikinig, yes, di ba? You know that, di ba? Sa inyo, di ba? Huh? Yes, diba, yes. Sa inyo. Yes, why not? Why not? Why not? What? Do it. If you think that it will help people, a person, or kung hindi naman, okay, hindi natin mapiplease lahat. Okay? Mm-hmm. Pero as much as you can, wag natin aalisin yung purpose natin. Ako, ako, imagine mo, may ginagawa din ako ditong work, pero meron akong ano eh, free time eh, yung kesa mag-procrastinate ako, at least, di ba? May ginagawa ako something, and I hopefully, may natutulungan ako sa mga ka-tribe natin. Mm. Yes. Okay, that's a good, ano, that's a good answer. So hopefully, may marami kayong natutunan regarding businesses, and abangan nyo yung YouTube ba o Facebook YouTube page? YouTube. Ano ba dyan? Yun nga, ano ba sinasabi dyan? YouTube. Test tube. Yes. YouTube. Okay. YouTube. Yes, abangan nyo yung ano, kung gusto nyo yung may matutunan regarding business, diskarte. may ano ka na ba? Meron ka na bang title ng ano mo? Wala, may YouTube channel ako, pero wala pang videos. Hindi ko man. Slick. Meron na. Meron na 66 followers. 66. Aba, eto ah. Huwag kang ganyan kasi kailangan lang maging consistent ka sa content mo kasi i-ask natin itong mga ka-tribe natin na mag-subscribe sa'yo. So, ilan nanonood dito? 44. So, meron ka 66. Tama? Mm-hmm. O, may 104 ka na. Automatic. Follow. Si Mike. Yes. Para mag-ano. Subscribe here, comment down below, push the notification. Si Mike, ito ko kwento lang. Si Mike, nag-live din kami 2 weeks ago. Alam mo kung ano na yung ano niya? 994. 6 people na lang, 1K na. Yun yung tina-target niya for 3 weeks na. Wala bang mag-subscribe. Tapos na nag-guest siya dito sa ano, sabi namin, oh, ayan, ano na, subscribe na kay Mike, ha. After nung live, naka 103, ay, naka 1,000, ano, 1,003 people siya. Oh, di ba? Kota na siya. Kaya maniwala ka, tinan mo, aangat yung 66 people mo. Kaya, Nick. Thank you. Sa ngayon. Ano? Target ko ngayon sa kayo, 100. Wala. Problema. Ay, eto, meron niya pa nilagay, sinubo ko lang yung ano, yung binibinit. Nilagay ko lang, sinubo ko lang. Basta gawa mo lang na magandang content, total naman, nandiyan ka lang sa bahay, eh, magaling ka naman mag-isip. Kaya katulad na sinabi ko sa'yo, in the morning, kung marami ka niisip, sulat mo siya, para ano, may action. Kasi nasa isip mo lang,
bukas, mga after mga 3 hours, 2 hours, wala na yan. Iba na naman iisipin mo. Eh, sayang. Mamaya may idea doon na click. Mm-hmm. Di ba? Yes, ganun lang yun. Tsaka, tulong na, eh, malilimutin ka ba? Hindi or, naman. Hindi naman yun sa akin. Okay ka. Good. Eto na. Wow. Ang saya ng usapan natin. Imagine mo, ano na yun? 30 minutes na yun. Diba? Mm-hmm. O ito, may question ako. Bit, ano muna? Bit, personal questions. Yeah? Okay. Okay. Personal time with Kuya Nico. Kuya Nico, what is your biggest fear? Biggest fear? Yung bumalik ulit sa dati. Yung, hindi ko na, hindi na natin nabuksan yung part na yun sa pagkabalik ko, pagbalik ko dito sa Pilipinas. Pero yung biggest fear ko yung mapunta ulit doon. Kaya sobrang... Sa Pilipinas? Yes. May lowest point of your life kaya, di ba? And masasabi ko yung lowest point of my life was 2014. End of 2014, maganda. Yes. For 20. Galing ka ng Singapore. Oo, from Singapore, umuwi ako. Then after a year, parang ganun. Yun yung lowest point of my life ko. So, parang iniisip ko na, siguro, na, napunta ako doon, parang nalamang ko kung anong, di ba? Situation. Dapat gawin yun. So, siguro yung biggest fear ko, yung bumalik ulit doon. Kaya laging pinag-iigihan ko na lahat ngayon, pinag-iisipan ko na lahat. Tapos wala na talagang ibang ano, walang kalokohan talaga, talagang kalokohan. Ano oh. Yung sabihin kalokohan? May COVID ah. Alam mo, oh, merong ano yun eh, merong mga ano yan na siguro dahil sa dati, may mga kalokohan ka, ganun, na-karma ka. Okay. No, totoo yan, totoo yan. Totoo yan, totoo yan. Niwala ako sa'yo. Ngayon, going straight na, wala na. Talagang pure, ano na, wala na. Straight A student. Matured na tayo eh, di ba? Yes. Matured. Yan ang gusto kong sabihin mo kaysa yung matanda. Sinigo kasi may inigyan yun. Tatanda na tayo. Magaganita. Mature. Mature. Mas magandang pakinggan yung mature. Diba? Kumbag, alam mo gusto mo natin tatandatin talaga tayo. Pero we age gracefully. Ha? Basok si Grace. Yung ako na birthday mo. Yes. You age with grace with you. With fully. Yeah. Yes. Sobrang blessing sa'yo. Sobrang daming blessings na dumating sa'yo. Kaya dapat you have to be thankful. And, right? Exactly. Amazing, amazing. Next question. If you could choose to do anything for a day, na kahit anong gusto mong gawin, magagawa mo, ano to, at bakit? Lumipad. Pwede ka namang mag-airplane. Hindi, gusto ko yung lumipad na parang super mula bata. Yun yung gustong-gusto ko. I'm sure makakabili ka na ng drone. Hindi ako kaya. Hindi ako kaya. Hindi yung ano, yung merong jetpack na ano ah, na nakita mo yun? Hindi, meron siya nasa kamay, para siyang ano, para siyang si Iron Man. Talaga? Umikot dito yun, nagpunta dito yun sa Singapore eh. Tapos umikot siya sa ano eh, dun sa may water area ng ano, malapit sa Marina Bay. Oo, naka-jetpack siya. Isi-send ko sa iyo yung link pag nakita ko. So gusto mo makalipad for a day, bakit? Parang ano, gusto ko lang ma-experience na lumipad na parang Superman, ganun. Di ba parang lumilipad ka na ngayon? Sa, may iba yan. Sa success. At sana, yun lang yun. So, yeah. So, ang superpower mo, gusto mong makalipad? Parang ganun, superpower ko. Gusto mo maging ibon o kaya maya? May maranasan mo yung feeling ng lumilipad. Nag-glide ka lang. Hindi dapat mag-ano ka? Skydive? Ganon? Pwede. Kaya mo ba yun? No, ikaw kaya mo. Skydive. Pero angkas lang. Angkas ka? Angkas lang. Kuya Nick, alam mo ba, nasubukan mo na ba yung indoor, ano? Indoor...
Yung skydiving. Sa age natin ngayon, oo, sa age natin ngayon, hindi na po pwede yun kasi sobrang nakaganong ka dapat to, nakabend kang ganun para mag-stable lang yung pagbagsak mo. Oo. Alam mo ba yun? Talaga nakaganong ka. Hindi ka pwede nga. Sa Malaysia, ganun ako. Sa Malaysia, sa Genting. Genting, oo. Sa Genting. Sino kasama mo? Sorry. No, joke lang. Joke lang. Congrats niya ba si Grace? Congratulations sa inyo. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa. Mm. Super excited ako para sa inyo. Alam mo na yung mga ninang mo, naka-zoom ha, pag nagbinyag. Zoom. Para ano, wala, naka-zoom lahat, no? Nakaganon yung ano. Sarado si Kaki ko to. Bukas na bukas. Bukas kong... Oo nga eh. Ayaw, nakahinga ka na. Yun. Very good, very good. Okay. Ito naman kay Nick. I want you to, ano, be, ano, rapid question. Okay? Kung ano lang yung unang pumasok sa isip mo, yun yung sasagot mo. Bawal mag-isip. Okay? Ay, bawal mag-isip. Pwede mag-isip, pero kailangan fast-paced tayo. Wait. Ready ka na? Ha? Sige. Rapid question. Ready? Ilan ba to? Mga 20 questions, ha? Uy, grabe, 20. Ready, ready? Mabilis nga eh. First thing you do in the morning? Jingle. Okay. Would you rather do 8 hours standing or 10 hours sitting? 10 hours sitting. Weapon of choice? Gun. Dream car? R8. Hard or soft? Soft. Legs or armpits? Legs, of course. You know me. Legs. legs or face? Legs. Morning or night person? Morning na ngayon. Before night ngayon, morning. If you could teleport, where would you go? Why? Japan. Why? Sa ngayon na Japan. It's my favorite country okay. Place. Super, okay. What is your superpower? Superpower? I can communicate to God. Ang lakas ko sa taas eh. Sama mo ako sa prayers mo ha. Na tayo, pasama yan. Okay, very good, very good. And family and friends. Yung business ko din, prayers mo, pasabit lang, ha? Yung Liege, yes. Favorite song? Song? Wait. Air Supply songs. Sample. Sample. How to whisper. Alisin mo yung kamay mo. Alisin mo. Okay, ready? Ladies and gentlemen, para po sa inyo, mga ka-tribe, first time ever nyo maririnig. Uy, wag na ako mo. Ngayon lang. Hindi ikaw kakanta yung si Grace Shing singer eh. Already. How to whisper and I know just how to cry. I know just when to face the truth and I know just Buti lang. Walang practice. Walang practice ka. Kaya hindi ka. Dati, bumbuo yan ah. Hindi, yung YouTube ko rin, sasamahan ko rin ng sayaw-sayaw yun. Gusto ko. Kaya makita pa rin ng tao na. Yes. Kaya pa, workout ako kaya may eh. Oh, talaga? Lost yeah. 10 kg in... Wow, that's yes. From 86 76. 76 kilo ka? Oh, from 86, can you imagine yung chunk ko laki na. Wow. Wow. That's good. Oh, that's health is wealth. Oh, health is wealth din, 'di ba? Yearly yes. Meron na akong check up tapos itong pandemic. Grabe yung pagkain na nakain ko eh. Pero punong-puno naman ng punong-puno ng likes yung Instagram nyo. Pero hindi pa ako tapos eh. Wait lang. Pinutol mo eh. Ng kanta mo eh. Okay. Kiss or hug? Kiss.
Describe yourself in one word. Witty. K-pop or hip-hop? Hip-hop. Sex? Or chocolate? Sex and chocolate. Dapat dudugtong ka mo sex, mate, or sex. Sex or chocolate, sabi mo. Sex lang. Sabi ko sex. Sex. Korean or Japanese food? Japanese. High five tayo dyan. High five. High five. Grabe. No? Grabe yung Japan. Favorite. Grabe yun. Alam mo kung magkakaroon man tayo ng reunion sa ibang bansa, masarap Japan talaga. Padala mo kami ng ano, pagtas ng COVID, padala mo lang kami ng ticket. Anong ticket? Private. Sa Japan? Ay, shit. Bawal magmura. Ay, shit. Mga hindi naman lang yun eh. Di ba, sky's the limit na. Hindi naman to TV. Ay, shit. Sorry. Wow, that's amazing. Koenig, that's amazing. Sige. Oh, ano muna, what makes you happy? Everyday life. Yes. No, everyday life. Napag-gising mo, sobrang saya mo na yan dahil nakagising. Yes. Diba? Amen. Sabi ka na si Tito Roger Diaz, every gising is a blessing. Oh, yes. Dahil may gratitude ka, may attitude of gratitude. Last time you cried? Last time I cried was a long time. Nung namatay si mother ni Grace yun, sobrang kagulgol kami. Kailan lang yun? That was September 8th, birthday ni Mama Mary. Sakto. Yun, talaga. Kasi makananay ako, di ba? So, damang-dama ko yun. Sabi ko nga, paano pag ako, pag si Mama, baka... Huwag mo na natin isipin yun. Loko-loko. yun lang naman. Hindi mo naman kailangan mag-explain eh. Yun lang naman. So, Koenig, say hello to your kids din. Mahala, nanonood sila. And yes. Hi Daniel, John Paul, and Jericho. And Kevin is coming. Who's Kevin. Kevin the name. Seven Nicholas. Seven Nicholas. Seven, eight. Seven. Hindi alam, you know why? Spelling, what's the spell? Seven. S-E-V-E-I-N. Seven. Seven, Kasi, pag binaliktad mo yon, Nieves. Nieves is the name of, Grace's mother. Oh. Wow. So, kasi siya nag-request niyan, si mother ni Grace. Nag-request niya. Tapos hindi niya naman nahintay. So, we name him her mother. That's good then. Yeah. That's good. I'm sure she's in heaven now looking down upon you too. And I'm sure sobrang happy siya. And I know it's a very difficult moment, time in our lives, in your life especially. Nagpatong-patong na yung mga nangyari. Pero I'm sure proud na proud yung mami ni Grace sa inyo. And, love na love kayo nun. Okay? Yes, Kuya May. Yes. And Kuya Nick, that's it. Thank you so much. Yeah, man. That's it. Yeah, I appreciate your time for hanging out with me kahit papaano nagkaroon tayo ng kwentuhang matino. Lagi kasi ako hindi nakasama eh. Oo nga, hindi. Kaya nga sinolo na kita eh. Para ano eh. Baka sabi ng iba, sino yan? Sino yan? Kau pa, Nico Manalo. 8 years old. Si ano pala yan? Si Kong Navarro pala yan, 8 years old. Of course. Kaya ako nag-ready rin ng mga question kasi yung iba kasi comedy. Comedy. Kailangan i-level ko yung ano ko sa'yo, questionnaires ko sa'yo para mas maganda usapan natin. At naging maganda naman ang hangout na usapan natin at nagkaroon sila ng insight sa'yo.
And I'm sure marami kang mga fan dyan na hindi pa nila nalalaman yung other side of Nico, and na-present natin dito for the first time ever. Okay ba yun? At least nagkaroon ka ng ano, nagkaroon ka ng gana na mag-YouTube. Di ba? Oh, yes. Sabihan mo lang ako kung ano yung mga sabihan mo lang ako kung ano yung mga bibili equipments, mga ganon, mga ideas. Pag gusto mo magtanong, sabihan mo lang ako. And before that, naghang ka na, Kuya Nick. Andiyan ka pa ba? Kala ko nagtatulog. Bigla ka na stuck na ganun, kala ko bigla na. Kaya pa. Oh, before na para naman matuwa yung mga nanood sa iyo. Ayan. Meron ka bang phone? Isang mabilis na ano lang na shout out sa mga ano natin, ka-tribe natin. Kung yung phone, nakikita mo ba yung mga ano, yung mga comments? Ay. May pag ginanto ko isa-isa lang eh. Ayan, try po mga glider. Anong glider? Yes, ayan, ayan sila. Oh, isang mabilis. Nakikita mo sila? Hindi. Sa phone ba? Sa page ka ba? Punta ka sa page ko. Ay, teka lang. Punta ka sa page. Nandun yung ano. Medyo delayed nga lang, pero at least maano nila. Oh, andito si ano. Unang bisahan ko na. Andito si Marifel, si Red, si Guyver. Ayan, si Guyver. Hindi ka na nagpo-post ng ano. Oh. Ayan, nakita mo na. Ayan. Ayan. Dami, di ba? Oh, man. Oh, basahin mo muna yung mga names lang nila kung matadaanan mo lang. Oo nga. Styriel. Si Anthony dyan. Yan. Jacqueline. Jinx. Ano yun? Pero mabagal tayo. Okay, Nick. Ganito lang ako. Kunyari ako. Si LV, si Mama. Si Mama ko nanonood. Kay Nick. Say hello to Mama. Hi. Mama Vilma. Yes. Si Gilbert. Si Kuya Joey. Si Pen. Nanonood. Yes. Next week. Mas maganda pala tong ganitong solo-solo. Ulitan tayo, tribe. Ulitan. Para mas magandang makilala nyo sila. Mm-mm. Kuya Nick. Thank you so much for ang bilis naman ng bati mo. Sugar Grace, hello daw, Simply Serene, Hufano, Santos. Yun, si Mayan Manatad. Kilala mo si Mayan, di ba? Mayan, hi Mayan. Yes. Si Jessa, si Marceliano Jessa, nanonood din. Nanonood, si Madam. Oo. Oh. Ayan ang matindi ko, Nick. One woman show. Oo. Grabe yan. Si Angie. Sir, si ano? Caffeine is love. Sino daw yung ano, Kuya Nick? Sino yung superhero mahilig sa kape? Okay. Ayan, si Kuya JP. Si Kuya JP, oh. Ay! Ayan, oh. Kita mo? Nakikita mo sila? Yes. Yan, ang dami ng ano. Sila J-Mart. Andyan si J-Mart. Hi, Jem! God bless you indeed, Kuya Nico, namin mapagmahal. Nababasa mo, no? Si Jay. Oh, si King. Andyan din si King. Si King! King! Ano yung sinasabi? Ano talaga ba? Grace Oration? Ano sinasabi? Ano talaga ba? May mga secret ano sila. Kuya Nick, thank you so much for coming chilling out with me. And I appreciate you so much. And Thank you in a million times. Yeah? Yes, I appreciate you. Thank you for your time, ha? And good luck. And before that, nakikita mo ba yung post dyan sa face, ano mo, sa phone mo? Oh. Tribe, can you give Nico a love for his birthday? Ano, love naman dyan, send kayo ng love. Puro love. Love, 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 love.
Hintay mo. Hintay mo. Nakikita mo? Nasa live ka ba? Send love to Nico. Ayan na. Who's Joanne? Yes, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ha. Kita mo na mga love? Pumuputok na. Nakita mo? Yes. Ayan. Hey guys. Send love. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. God bless you too. Take care. Say hello to Grace. Thank you. Good luck. Happy, happy birthday, brother. Happy, happy birthday. Let's see kung mag-zoom tayo tomorrow. O kung hindi ka libre, ay kung free ka lang. Okay? Birthday ko na yan, PMA. Baka nasa hospital ka. Oo, baka mga anak. Tutulak ko para ka-birthday ko. Itutulak ko para ka-birthday ko. CS na lang. Tulak mo pa. Ganun yung ano eh. Thank you so much, Kenny. God bless you and Grace and Mama also. Okay? Thank you, thank you, thank you. Good night. Yes, ito. Ang daming mong happy birthday, oh. Daming love, oh. Ito, oh, tinama ito. Si Lori, Ellen. Dami. Ang dami. Oh. Go, pasok na YouTube yan. Hi, everyone. This is Nick Manalo. You can call me Slick Nick. Take care, brother. God bless you and your family and your baby. Peace and love, brother. See you in a bit. Bye. So, yon, there you go. Napakasaya ng usapan natin with Kuya Nico. And he's been really, really amazing, amazing, amazing. Salamat sa pagbibigay mo ng time and amazing ano sport siya sa mga questions natin. So, thank you again, Kuya Nico, and I appreciate you, and happy, happy birthday to you. Wishing you all the best in life, and I'm sure na meron ka na sa sarili mo noon. And thank you for praying for us, and ganun din ang ginagawa ko. I always pray for everyone, especially the group, especially the people I work with, my family, of course, tsaka itong mga ka-tribe natin sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram. Thank you so much sa inyong lahat. Okay? Please continue doing the gratitude jar. Punuin natin yun, okay? We won't stop. We don't stop. We cannot stop because it's end of the year. It's December na. We have to focus on what we want, okay? Kailangan may natutunan tayo sa bago mag-end itong 2020. Kailangan may natutunan tayo. Hindi lang puro drama. Alisin na muna natin yung drama sa buhay. Kasi hindi makakatulong yun. And abangan nyo po yung, ano ko, yung, actually, may questions. May question ako. Bago ang lahat, papasalamatan ko muna. Bago na si Trace. Thank you so much, Trace J. Elises Capradilla. Brother Trace, I appreciate you. Maraming salamat sa iyo. And also, thank you to Rizel M. Buhay. Alam niyo kung ba't ako nagpapasalamat sa inyo. Kasi ganito, tribe, ang nakakatuwa, meron tayong nagiging effect sa mga kasamahan natin dito na with all their hearts, nagkukusa silang ginagawa nila ng ano, may ginagawa sila ng para mag-grow yung ano natin, yung page natin. So I appreciate all of you and thank you for Trace and thank you for Rizel and thank you very much for everyone for coming by, for stopping by, for chilling out with me. I really, really appreciate all of you. God bless everyone. Please take care of yourself and please take care of others. Big love to all. Master May, peace and love. Take care.